to my vlog. Isang ano pa, napaka-aibag pa rin na umaga mula sa inyong lahat. Wala na, no? Dahil sa kuya, pimples, dami. At eto na nga, isang hirit na reaction video tungkol sa mga puna na mga celebrity, mga personalidad sa naging performance ni Rabia Mateo sa 69th edition ng Miss Universe na kung saan top 21 ang ating pambato. At eto na, naglabasa na ang kanya-kanyang mga spekulasyon, mga kanya-kanyang komento nila. Dapat ganito daw naging performance ni Rabia Mateo, dapat ganito yung naging smile ni Rabia Mateo, dapat ganito yung rampa ni Rabia Mateo, dapat hinubad ni Rabia Mateo yung kapakapan niya sa kanyang likod, dapat ganito, dapat ganito. Daming mga dapat daw. Pero nung kailangan ni Rabia ng idea, nung kailangan ni Rabia Mateo ng lakas sana nung nabas siya yung mga paganito mga sistema, andun ba sila? Wala, di ba? So, base sa performance ni Rabia Mateo, nakikita ko binigay naman talaga ni Ibiang ang the best niya sa the best na performance niya sa 69th edition. At yun nga, sabi ni Tito Boy Abunda na Rabia Mateo daw is nakalimutang mag-smile. Andun tala, naka-focus daw sa gigil factor na manalo at nakalimutan na to have fun. Yun yung nabasa ko sa naging komento ni Tito Boy Abunda. Ito lang din masasabi ko, ito lang yung magiging reaction ko. Tapos na ang laban, kahit mag-smile pa si Rabia Mateo na abot hanggang tainga yung smile niya doon sa Miss Universe stage, kahit pa magbalitok o mag-tornado turn pa si Rabia Mateo sa Miss Universe stage, kung may nakaplano na talaga ang Miss Universe Organization kung sinong kandidata ang gusto nilang makatrabaho at kung sinong kandidata talaga ang winner sa taon na to, walang magawa yung smile ni Rabia Mateo, walang magawa yung halabira walk ni Rabio para ipanalo ang corona. Alam na ni ng organisasyon na si Mexico ang gusto nilang makatrabaho na kandidata since the beginning of the pageant. Kung naalala ninyo mga karag-karag, si Andrea ang kauna-unahang kandidata na in-interview ng Telemundo nung malaman na sa Florida ang nagaganapin ang 69th edition ng Miss Universe. In-invite agad si Miss Mexico. Siya ang kauna-unahang kandidata. Hindi ko na mahanap ang clip pero napanood ko talaga yun na si Andrea ang kauna-unahang Latina na kinuha at in-interview ng Telemundo. So, yun na lang. Sa doon pa lang, sign na yun na talagang gusto nila ang Mexico. Si Andrea ang manalong Miss Universe. Doon sa interview ng Telemundo, doon sa mga kandidata na in-interview nila, na kung saan kasama si Rabia, si Amanda, si Puerto Rico, si India, si Australia, di ba na namalaya nyo, parang inano nila na kung sino yung mga kandidata ang makuda, kung sino yung mga kandidata ang galing ng communication skills. Nakapasok ba sila? Nakapasok lang si Mexico, si Australia, si Puerto Rico, si Thailand sa top 10 pero niligwak sa top 5. Dahil alam nila na katong mga tong nakapasok sa top 10, kung aarangkada sa top 5, wala na. 50-50 ang chance ni Andrea. Dahil pag makahawak si Australia, si Puerto Rico sa mikropono, nako, wala na talaga. Ligwak na talaga si Mexico. Kaya sa top 21, pinatay agad si Rabia Mateo para hindi maka-advance sa top 10. Dahil pag maka-advance si Rabia sa top 10 at naisuot yung evening gown, may chance na makapasok si Rabia sa top 5. At pag makapasok si Rabia sa top 5, wala na. Wala na rin yung Mexico. Talagang 50-50 din yung laban niya. Pero, dahil nga nakaplano na lahat kung sino yung maging winner, anong magawa ng smile ni Rabia Mateo? Ano ang magawa ng performance ni Rabia Mateo kung may ano na talaga? Para puntong winner na talaga na na nakita ng Miss Universe Organization. Wala na. Yung mga nila na mga closed door interview, ano na lang yun? Pakwela na lang yun. Diba? So alam na natin kung sino yung gusto nilang makatrabaho sa taon to. Dahil yan na, binigay nga ng Miss Universe Organization na Latina this year. So yun. Pero deserve din talaga ni Piro. Yun lang yung masasabi ko. Rabia, give us a good fight. Na pa rin ni Rabia yung high placement ng Pilipinas for 11 years. Pasok pa rin yung placement natin. So, mas powerhouse pa rin tayo. So, wag na natin punaon kung anong naging performance ni Rabia Mateo. It's done! Congratulations natin. I-congratulate natin si Rabia Mateo because, yes, hindi madali yung naging journey niya. But, naka-place talaga siya sa top 21. That's the best
big achievement na rin ni Rabia Mateo sa kanyang laban sa Miss Universe. Huwag nyo nang punain yung mga paano pa, ik pa. Nasaan kayo nung nabas si Rabia Mateo? Nasaan kayo nung pinutakti si Rabia Mateo? Nasaan kayo? Yung mga ano lang, ordinaryo mga fans lang talaga niya ang lumaban, nakipagbakbakan sa mga ano, haters ni Rabia Mateo. Yan yung ano nyo, isipin ninyo. Tapos ngayon, mamuna kayo sa naging performance ni Rabia Mateo. Wala, nasaan kayo nung ano, nakipagpistihan sa ano, sa mga syupapit, sa mga basher ni Rabia Mateo. Wala, nanood lang kayo, nakibasa lang kayo. Yun, congrats! Salute ako sa lahat ng mga ano, sumusuporta kay Rabia Mateo, lalo na sa Instagram na talagang bumanat sa mga basher ni Rabia Mateo. Congratulations mga sisi, mga ano, mga Rabianatics na talagang nakipaglaban at hindi talaga umatras sa laban sa mga basher ni Rabia Mateo sa mga kapitbahay natin. At yun lang sana, sana sa next time no, na magkaisa tayo mga Asian fans para ano, ilaban yung ano, mga Asian candidate natin laban sa ano ba. Kasi talagang ano eh, basta yun lang yung sasabi ko. I'm so happy sa naging performance ni Rabia Mateo. Wala akong masabi. At ano ang masasabi nyo mga karag-karag sa naging komento ng mga celebrity at ni Natito Boy Abunda tungkol sa naging performance ni Rabia Mateo? Comment below, mag-ingay tayo sa comment section. Tuloy pa rin ang vlog ni Kuraga dahil mamimiss ko rin naman kayo. And abangan mamaya mga karag-karag kung sino ang ating nanalo sa pag-give back. Magla-live ako mamaya and that's all for today. Have a good day sa inyong mga lalala. Mga karag-karag, mag-vacuum na si Kuraga. And bye-bye!